So, what is up guys? It's been 5 months na nawala pa po akong nadadagdag na video sa YouTube channel ko. And I know that today is the best day for me naman para madagdagan yung kaisa-isang video ko kasi may experience ako guys na i-share sa inyo na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Ayan. So, sa mga bago pa lang po dito, ako nga po pala si King Kuripot na kasalukuyang pong naninirahan dito sa Montalban, Rizal ngayon. At nagtatrabaho po ako bilang tricycle driver mula pa po noong 2013. Pero tubong Ilocos Norte po ako. Ayan. So, isishare ko lang po sa inyo guys yung naging experience ko nung paghagupit po ng bagyong Ulysses dito po sa Montalban. Na hindi ko po makakalimutan sa buong buhay ko. Ayan. At pagsaludo na rin po kay Mayor Tom Hernandez kasi kasama po namin siya sa pag-rescue po. Inabot po ng baha sa Esmeridian Row House. Siya po mismo yung driver namin. Dinadrive po niya yung model 1997 po niya na Land Cruiser. Hindi lang po ako sigurado sa model. Pero nakalifter po siya, kaya mataas po. Hindi po inaabot na ng tubig kahit hanggang dibdib ko na po yung tubig. Ayan. So, magsisimula po tayo nung mga panahon na yon na kasi nagbabantay po kami sa terminal namin. Mga lima lang po kami, lima or anim yata. So, ako po, si Nunoy, si pareng Buboy, pareng Gadi, pareng Jeffrey at si Tatay Sasil na rin. Though, galing naman dun di si Brian, kaso umalis po siya, umuwi po siya ng bandang alauna kasi nabalitaan po niya na wala ng kuryente. Siyempre, umuwi po siya para kumustahin na rin po yung kalagayan ng mga anak at asawa niya. So, pagdating po ng alas 4 ng madaling araw, though wala po kaming kaalam-alam na binabahan na rin po pala yung ibang lugar na malapit po sa amin. Pagdating po ng alas 4 ng madaling araw, pumunta po yung isang kasama namin, which is si Shane Josh Coronel alias Shano, na humihingi po ng tulong sa amin na mag-rescue po sa mga kapitbahay nila, specifically sa Esmeridian Row House po. So, hindi po kami nag-atubiling pumunta po at iniwan po namin si Tatay Sasil doon na magbantay kasi nga hindi na rin po siya makapag-rescue kasi nasa edad na rin, around 50 plus na rin siya. So, may posibilidad na maanod siya, I'm sorry. So, joke lang. So, pagpunta po namin doon, nagulat po kami na tumaas na po pala yung tubig. So, no choice kami kundi suungin yung tubig. And sad to say na isa ng kasamahan namin, si alias Kamote, ay nakaapak ng yero po yata. Kaya winarningan kami na dahan-dahan lang sa pag-apak kasi mataas na po yung tubig. Nasa baba na po yung dibdib ko, baba po ng dibdib ko at malakas po yung current. Sa unang-una po pa lang po pagpasok namin po sa gate, ay nag-alala na po kami ng mga taong lumalabas kasi palakas po yung current ng tubig sa mga oras na yun, mga 4:30 siguro nun, at nag-aalala po kami ng mga taong lumalabas mula sa subdivision, hawak-hawak kamay po kaming magkakasama para humabak po yung mga dumadaan sa mga shoulder namin. Ayan. So sa mga panahon na yun, paglabas nila, hawak-hawak yung shoulder namin, diretso po sa nag-aabang na dump truck na 10-wheeler, dump truck na malaki siya. Yung tinatawag nilang double I-beam ba yun? Or double axle? Hindi ko lang po sigurado. Malaki siya na nag-aabang na rin po doon para sakyan po ng mga evacuees or ng mga tao doon. And kung hindi pa ako nagkakamali, community service po yun ng isa sa mga crusher dito sa Montalban. Ayan. So, nung mapuno po yung crack, nakapag-desisyon po kami na sumabit na kay Mayor papunta sa evacuation center, which is the clubhouse of phase 6, para mag-alalay na rin po yung mga evacuees na pababa. Doon po ako naka-experience ng mga 3 months old na baby na ipag-aabutan habang umaambon ng bandang alas 5 ng madaling araw, mga bata na umiiyak, mga matanda na natutroma na, mga ate na hinahanap yung kapatid na umiiyak na. And natouch ako dun. I don't know how to feel during that time kasi makikita mo sa mga mata nila na natroma din talaga sila.
Until nung maubos din, maubos na yung karga ng truck, dumaan ulit si Mayor na pupunta na ulit doon sa Esmeridian. Sumama kami, sinama kami ni Mayor. Until pataas na pataas yung tubig, parang tinutulak na kami ng ano ng current, tinutulak na yung sasakyan ni Mayor, which is the Land Cruiser na sinasabi ko. Tinutulak na kami pagilid kasi may current ng current yung tubig na sinusuong namin. Pinipilit namin i-convince si Mayor na, Mayor, wag na po tayong tutuloy kasi mataas na po yung current. Mayor, wag na po. Mayor, wag na po. Until, desidido po talaga si Mayor na ano, na diretso. Makikita mo talaga yung, sa mata niya yung perseverance na talagang tutulong po sa mga tao doon. Pero, tinutulak na po talaga kami ng ano, ng current ng tubig hanggang sa nakapag-desisyon po si Mayor na ibalik po kami doon, balik na lang po kami. And siguro nung nawala po si Mayor, pinuntahan po niya yung ano, yung kapatid niya, which is si John Paul. Na dumaan po, pagbalik po namin doon, dumaan po ulit si John Paul. Minarningan po namin si John Paul na huwag ka nang tutuloy kasi mataas, tinutulak kami ng tubig gamit yung Land Cruiser ni Mayor, sabi po namin. Pero diret-diretso rin po si John Paul, hindi po namin alam yung rason niya during that time. Pero nalaman po namin, pagbalik niya, dala-dala na po yung mga payloader na malalaki. Dala po para masakyan po ng mga evacuees sa ibang subdivision naman, which is East Bellevue Extension. So, nasana na lang din po ako siguro sa probinsya na hindi mo po makikita yung mga government officials during the typhoon or during the disaster na tinatawag nila. So, nabigla lang din ako na nakita ko yung mga mayor na nagro-rota sa kasagsagan po ng bagyo, tulad po ni Marikina Mayor Marcy Chodoro, ni Cainta Mayor Nieto, at ni Mayor Tongtong Hernandez na rin na nakita ko in my eyes na tumutulong po talaga sa pag-evacuate. At nagbo-monitor na rin kung anong nangyayari. At ang rason po siguro kaya konti lang po yung rescuer that time sa Esmeridian is naka-focus yung mga rescuer sa ibang part ng Montalban, which is De La Costa na grabe din, at De La Costa sa may subdivision po sa likod ng Inares, at lalo na po sa may kasiglahan na abot po sa bubong yung baha. Kaya siguro konti lang po yung na-deploy sa part ng Eastwood kasi nandun na po lahat sa part ng mabababang lugar yung mga rescuer. So napilit, yan po siguro yung rason kaya nag-ikot-ikot din si Mayor sa mga part ng Eastwood. So yan din po siguro yung rason kaya konti lang po yung rescuer sa part ng Eastwood nun. And at the same time, isolated po yung Eastwood sa mga oras na yon. Yung tulay po sa Eastwood, sa may San Rafael po, ay inabot ng tubig kaya wala pong nakakapasok na rescuer sa part ng Eastwood siguro. Isa din yun. Pero ginamit po ni Mayor yung resources niya, which is yung mga private companies na located po sa part ng San Isidro para gamitin po yung mga heavy equipments nila sa pagtatransfer ng mga evacuees from home to evacuation center. Ayan, so saludo po rin po ako sa inyo, mga private companies na tumulong sa mga tao na nangailangan during sa paghugupit ni Delubyong Ulysses. Ayan. Ayan, so maraming salamat sa pakikinig guys, at masaya po ako na i-share ko po sa inyo yung experience na hindi ko po makakalimutan kahit sa pagtanda ko po. Yung naging, no, hindi ko naman sinasabi na i-acknowledge, recognize nyo kami bilang rescuer, but it is an achievement for me, for us, sa mga kasamahan kong nag-rescue sa mga oras na yon na hindi po namin makakalimutan. And so, saludo na rin po ako sa mga riders na pilit na nagbibigay, or sa mga NGO na nagbibigay ng relief goods dito sa Montalban na nakikita ko. Dami ko po nakikita, mga riders, mga church organization, mga other local government unit, at yung isa sa pinaka-importante nakikita ko ay si
si yung Calavars, yung BFP Calavarson, director na deploy talaga ng maraming fire truck dito galing Santa Rosa, Laguna at galing Batangas pa para mag-clearing operation pagtapos po ng bagyo. Maraming salamat po sa inyo. At yung pangalan po niya ay si Fire Chief Superintendent Jaime Doliente Ramirez. Maraming salamat po sa inyo, Regional Director po ng BFP, sa pagtulong po sa clearing operation po dito po sa lugar namin dito sa Montalban. Maraming salamat po, Regional Director. So, maraming salamat po guys sa panonood at pakikinig ng aking munting video. At inaanyayahan ko po kayo guys na mag subscribe naman kahit papano sa munting channel ko. Again, this is King Kripo signing off.